Hi! Kamusta ka? Nga pala si JC Legaspi at welcome dito sa panibago kong video. And para sa video natin ngayon guys, no? So kagaya nung sinabi ko sa video na to, is i-explain ko siya ngayon detail by detail yung command and yung execution na ginagawa dito sa Armidasen. Yung command na binibitayuan ng marcher papunta sa troops and yung response ng troops sa command ng marcher. And yan yung i-explain ko ngayon detail by detail. So guys, bago nyo panoorin to, I suggest na pumunta muna kayo sa video na to and panoorin nyo muna. So ilalagay ko yung link sa description, pindutin nyo lang yon and malilink na kayo sa video natin. And then panoorin nyo, then pagtapos nyo na napanood yon, is pumunta na kayo sa video na to and panoorin nyo na yung explanation para mas lalo kayong malinawan. So ayun, yun yung gagawin ko ngayon. Pero bago natin simulan, kung bago ka lang sa channel na to, huwag mo nang kakalimutang mag-like, comment at syempre mag-subscribe ka na rin at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. And syempre hindi rin mawawala to. Quick intro muna and then magsisimula na tayo. Tara! So ayun guys, bago ko lutuin yung ulam ko ngayong gabi, i-explain ko muna sa inyo to ng detail by detail para maintindihan nyo. So again, kung hindi mo pa napanood yung unang video, itong video na to is panoorin mo muna ng buo and then pumunta ka na sa video natin ngayon para sa explanation. So dito sa video na to, wala pang explanation to. So i-check mo lang yung description or visit my channel and click sa description, i-click mo yung link and sa channel ko, hanapin mo na lang yung video titled Armidasen Proper Commands and Execution. So, start na tayo! Alis at my command! So, dun sa una, sabi bodies at my command. So, pwede nyong gamitin dun at my command or take my command. So, and then, i-address nyo din yung ma'am, sir, para sa mga senior nyo. And para din sa mga CDC personnel or sa ganito, buddies, ma'am, sir, take my command or at my command. Ganon, para respect na din sa mga nakakataas sa inyo. So hindi ko lang sinabi dito para hindi masyadong humaba yung video natin. Kasi nga, intended yung explanation para dito sa video natin ngayon. So tara. So guys, yung gagawin ng marcher dito, ito, siya yung marcher, itong tao to yung marcher. And ito yung troops, kunwari ito yung troops. And yung upuan na to, ito yung first squad. And siya, itong taong to, siya yung second squad. So, ito yung marcher. So, yung gagawin ng marcher dyan sa una is aayusin niya muna yung platoon niya. Kasi before kayo mag-start ng armidasen nyo or ng exercise nyo, is nakatuntun harap and tuntun kanan distance pa kayo. So, yung gagawin ng marcher is aayusin. So, ipi-perform niya yung harap sa yung iba yung dala mula sa gitna and iba yung dala mula sa kanan or kaliwa. Depende sa sitwasyon. Iba yung dala mula sa gitna. Cut! Okay guys, imaginin nyo na itong taong to is siya yung nasa gitna. And yung susunod sa kanya is yung ibang element and dito din, yung ibang element din. So dahil yung command is iba yung dala mula sa gitna, siya yung nasa gitna, hindi siya gagalaw. And yung gagalaw lang is dito na part, yung another element sa kanya and yung dito. Para mag-sideward distance kayo. So kung napapansin nyo is nakaganyan yung kamay. So yung iba, yung sa formation is kapag iba yung dala mula sa gitna, nakaganyan yung kamay. So sa exercise, kaya nakaganyan yung kamay kasi pag nag-jumping jack kayo, pag ganun yung distance nyo is maaari kayong magtamaan. Pero pag ganun yung distance nyo is hindi na kayo magtatamaan. So ayun, yan yung iba yung dala mula sa gitna. So, play. Da! Da! So, da, rap. Yung da, yun yung preparatory command na tinatawag. Da. Tapos yung sabi naman, rap. Pag sinabing rap, yun yung command of execution. So, mag-execute kayo or mag-perform kayo ng command ng marcher pagkatapos ng last note ng rap. Pag sabihin, da, rap. And then, perform na kayo or i-execute nyo na yung command ng marcher. So yung next na gagawin ng marcher is ipapaharap niya sa kanan yung troops niya. Iharap niya sa kanan kasi aayusin niya yung
tuntun harap distance na para mag sideward distance naman sila. So, di ba, yung una, ganito, mula sa gitna para yung platoon is mag sideward distance. Harap na niya sa kanan, pinaharap niya sa kanan yung marcher para mag-perform na naman ng iba yung dala mula sa kanan. So, ngayon, yung marcher gagalaw na. Gagalaw na siya kasi nasa kanan siya. Di ba? Siya na second squad siya. And then, yung first squad naman, pag sinabing iba yung dala mula sa kanan, yung first squad naman yung hindi gagalaw. Yung yung gagalaw naman is yung sa likod. Depende yan kung saan yung masikip. Kasi kapag masikip dito sa kaliwa, then harap sa kaliwa, and then iba yung dalang mula sa kaliwa. Pag masikip sa kanan, or nagsusobra na yung troop sa kanan, and wala nang magalawan para mag-exercise, sa kanan naman, iba yung dalang mula sa kanan para hindi magsiksikan yung troops and para mag-adjust yung iba para makapag-perform ng maayos ng Army Dozen exercise. So, iba yung dalang mula sa kanan yung ipe-perform ngayon. Rob sa kanan! Okay, Rob sa kanan. Rob! So, yun. Iba yung dalang mula sa kaliwa. Ah, kaliwa pala. Iba yung dalang mula sa kaliwa. So, napansin nyo, gumalaw siya. Hindi na siya sumagad dun kasi aabot niya ng fingertip niya yung dulo. So, konting galaw lang. So, imaginary lang naman to. Imaginary person lang naman to, kaya hindi na siya masyado gumalaw. So, ito yung sa unahan na yung hindi gagalaw dito. Sa second squad, siya na yung gagalaw. Drop! Drop sa kaliwa! Drop! And then, after nila mag-iba yung dalang mula sa kaliwa, dahil ayos na, okay na yung distance, binalik niya lang sa dati. And then, yung susunod naman na gagawin ng marcher is gagawin niyang window-window yung platoon. Or yung akita ng bawat isa yung marcher. Window-window para hindi din magtamaan. Kasi kapag mag-squat thrust and kapag mag-4 count push-up and 8 count push-up, hindi magtamaan yung bawat troops. So, ayun. Next natin. From front to rear. Count by twos. Oh, ito pa pala. From front to rear, count by twos. Bago i-perform yung pag-window-window, ito muna. From front to rear, count by twos. Ibig sabihin, mula sa unahan hanggang hulihan, magbilang ng dalawa. Yung bilang yan, for example, first squad to, and second squad to, and my third squad doon, my third squad doon. Etong first squad, 1. Etong second squad, 2. And then yung third squad naman, 1. One another, kasi by twos lang, hanggang 2 lang. 1, 2, and then third squad, 1 again, and then kung may fourth squad, 2 again. And then kung may fifth squad, 1 again, sixth squad, 2 again, by twos lang. So yung upuan yung 1 ha. Count of 2. Pag sinabing from front to rear, count by twos, count of first squad, 1. Balik natin ha. From front to rear, count by twos, count of 1, 2. Okay, nakita niyo yung 1 dito. One step to the right. Okay guys, dito i-command na ng marcher yung from front to rear count by twos count off. Pansinin niyo dito yung number 1. Ibig sabihin nagbilang na kunwari itong imaginary first squad natin, nagbilang na sila ng 1. Sabay-sabay sila. 1. Sabay-sabay bawat squad na bibilang ng 1, 2, 1, 2. So sabay-sabay. From front to rear. Count by count twos. By twos. Count off. Count off. 1. Ayun. 2. 2. All number. Okay. Yun diba, nagbilang ng 1, 2. And then yung sasabihin next ng marcher, all number 2s. One step to the right or left. Ganun. One step to the right kung gusto niyang pa right, kung medyo sa tingin niya maluwag dun. And kung gusto niya naman pa left, kung medyo maluwag sa left, pwede na ilagay sa left. One step to the right, move. One step to the left, move. Depende sa marcher. And kapag ayun na, nag-command na, one step to the left, move. Yung response ng marcher after ng command of execution, yung move, yung response ng marcher is uncover. Ganon, uncover. Tos, one step to the right, move. Uncover. Wait. Ayan. Diba dito siya kanina, yung itong taong to. Yung second squad. Nag one step to the right sila. So may element din dito. So yung second element sa kanya, yung susunod na element sa kanya, nandito na.
Tapos, window-window na. Ito yung element ng first squad. Tapos, ito yung element ng second squad. Pag kumandang marcher ng one step to the left or to the right, move. Mag-move siya dito. Uncover. Uncover. So, yung sasabihin. So, nag-window-window na sila. And then, dahil tapos na yan, nag-window-window na, nag-perform na, next na is gagawin na yung exercise. So, may sasabihin pa yung marcher before mag-start yung exercise. Hindi basta-basta mag-start. Ito yung sasabihin niya. Okay, let's perform all Army Dozen exercises. So, para masignalan yung troops na magsisimula na sila. Let's perform all Army Dozen exercises. All Army Dozen exercise. Okay, ito na. All Army Dozen exercise must be done. Must be done at 4 counts and 3 good repetition. 4 counts and 3 good repetition. Anong ibig sabihin nun? So, pag sinabing 4 counts, yan yung 1, 2, 3, 1. And yung repetition, yan yung kung ilang beses nyo gagawin yung exercise. So, yung gagawin nyo dyan, yung bilang nyo dyan is 1, 2, 3, 1. Instead na 1, 2, 3, 4. Ganon. Instead na 4 yung sabihin nyo sa last number, is yung sasabihin nyo yung actual number kung ilang beses nyo na ginawa yung exercise. For example, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. Or kasi yung last number is 3, hanggang 3 good repetition lang kayo, yung sasabihin nyo sa last number which is 3, 1, 2, ready, hold. Instead na 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. Yung gawin nyo na lang, 1, 2, ready, hold. Okay, ganun. Halt means hinto. 1, 2, ready, halt. Okay? 3 good repetition. The first Army Dozen exercise. Okay, tinanggal ko na dyan yung upuan kasi hindi na kailangan nun. Kasi kailangan na naman yun para ma-idea mo yung unang gagawin, which is yung iba yung dala, harap sa kanilaan, kaliwa, yung pag-ayos ng platoon. So, yun. Yung sasabihin ng marcher, the first Army Dozen exercise is the warm-up exercise, which is ito, Army Dozen warm-up exercise, yung una. Okay, di ko na kailangan explain yan kasi okay na din naman. This is the warm-up exercise. The first warm-up exercise is whoop! Okay, after banggitin ng marcher yung exercise, pagsabi ng marcher, the first warm-up exercise is whoop, and then uulitin ng troops yung sinabi ng marcher, pangalan lang ng exercise, hindi na yung the first warm up exercise is yung response lang ng marcher is store quok. So bakit sila magre-response, bakit nila uulitin yung name ng exercise na sinabi na rin naman ng marcher? So kapag nag-response na yung buong troops ng store quok, it means na signal yon para sa marcher na ready na yung troops for the exercise. So let's go. Starting position. Okay. Dahil yung stork walk, walang starting position, mamaya malalaman nyo kung ano yung starting position. So, dahil walang starting position yung stork walk, yung sasabihin lang ng marcher is, the starting position is the position of attention. Which is, eto na. Eto na, hindi nagagalaw yung troops or yung marcher. Gagalaw na lang sila, at during exercise, kapag mag-exercise na sila, dun lang gagalaw yung troops and yung marcher. So, mamaya, i-explain ko sa inyo kung ano yung starting position. So, yan. Attention, attention. Must command and cadence command. Okay, must command and cadence command. Yung response ng troops dyan is commence exercise. Commence exercise. The last note of exercise, kumbaga, ito yung commence, kumbaga, ito yung preparatory command. Yung exercise or yung size, yung last note na itong exercise, yun na yung signal. Or yun na yung command of execution. No other signal na hindi pa kayo sasabihan ng go or start. So, pag sabi nyo ng commence, exercise, after that, proceed to the exercise. Okay? Commence exercise. 1, 2, 3, 1. So, ayan na yung bilang. 1, 2, 3, 1. So, yan na yung 4 counts. 1, 2, ready, 1. So, dito sa una, ang two good repetition lang dito kasi hindi ko napansin. Kasi nagko-command din ako niyan sa sarili ko eh. Habang, kasi hindi naman ito piniperform ng isa na magkasabay sila.
So, ayan, kinokomand ko din sa sarili ko, so hindi ko napansin 2 good repetition na pala yung nagawa ko. So, in-edit ko lang to yung marcher, 3 good repetition yung nagawa niya, kinat ko lang, and then binagay ko dito sa ginagawa ng troops para mag, ano sila, synchronize. Next exercise is... Itong bobber, meron na siyang starting position, so makikita nyo kung ano yun. Bobber! Bobber! Okay, binanggit ulit ng troops yung bobber. It means na signal yun sa again, it means na signal yun sa marcher na ready na yung troops. So, magpo-proceed na siya para makapagsimula na kayo ng exercise. Bobber. Starting position. Move. 1, 2. Okay, sabi ng marcher, starting position. Move. Okay, yung starting position again, yun yung preparatory command. Yung move, yun na yung command of execution. And then, unang ginalaw ng troops is yung paa niya, yung kaliwang paa niya. Okay? Kaliwang paa, yun yung 1, 2, snap. Okay? Ulitin natin. Okay, pagsabi ng marcher ng starting position, so medyo nauna lang ako dito. Hindi ako nakapag-perform dito ng sa command of execution kasi nga yung sabi ko sa inyo kaninang dahilan. Okay, bantayan niyo yung ano. Bobber. 1, 2, snap. Okay, yung ginawa, 1, yung paa muna, kaliwang paa, 1, 2, snap. Ibig sabihin, yung snap, signal lagi niyo sa marcher na okay na, okay na yung troops. Ready na yung troops na kapag starting position na sila. So, and parang snappy na din yon. 1, 2, snap. Snappy. Snap for short for snappy, okay? Commence exercise, yan. 1, 2, 3, 1, 1, 2, ready. So yung bobber, 2 good repetition lang to. Okay, pag may starting position yung isang exercise, pag may starting position yung isang exercise, aantayin nyo, mauunang mag position of attention yung marcher. Mauuna siya kasi magkukuman pa siya. Pagtapos niya, 1, 2, ready, halt, and then position of attention siya, and then ikukuman niya yung troops. Yung troops, hindi pa gagalaw yan. Gagalaw lang yan once na nag-command na yung marcher ng position of attention. And then sa position of attention, ganun din kapag kung paano kayo gumalaw kanina sa starting position, ibabalik nyo lang. So may bilang pa rin. 1, 2, snap. Okay? Panoorin nyo. Okay, Nechon. Position of attention. 1, 2, snap. Okay? Next. Nag-attention muna siya. Next is backfill clutch. Backfill clutch. Starting position. Move. 1, 2, snap. 1, 2, snap. Come on, dance, come on. Commence exercise. Commence exercise. Okay. Bantayan nyo yung position of attention. At saka pag-tune ng marcher. Nauna. 1, 2, ready, hot. Okay, nakita nyo? Yung marcher, naka-position of attention na. Okay, 45 degrees. And yung troops is naka, ano pa rin siya, naka-backfield crouch position pa rin siya, starting position pa rin siya. And, yung kukuman dyan ng marcher is position of attention, move. Bantayan nyo. Saka pa lang siya gagalaw once na kumumad na yung marcher. Position of attention. Okay. Move. 1, 2, snap. 1, 2, snap. Okay, yun. Yun na yung 1, 2, snap. Exercise, let's proceed to. Okay, after ng warm-up exercise, dun pa lang kayo magsisimula ng Army Dozen proper exercise. So yung sasabihin, from warm-up exercise, let's proceed to Army Dozen proper exercise. That's why nire-require ko kayo na panoorin muna to ng buo para malaman nyo. Kasi yung explain ko lang yung execution and yung command. Okay. Army Dozen proper exercise. The first Army Dozen proper exercise is high jumper. Response. High jumper. Okay. Starting position. Starting position. Move. 1, 2, snap. 1, 2, snap. Okay. Mas command. Cadence command. Okay, so kung napapansin nyo yung marcher,
is nahuhuli din mag-starting position sa troops. Kasi kailangan tapusin niya muna yung command niya bago siya mag-execute ng exercise. And at the same time, kailangan sabay sila mag-execute ng troops. So, ayun. Kaya kailangan niyang humabol ng mabilis. And mauuna siyang mag-attention, mag-position of attention, and mahuhuli siyang mag-starting position. So, pero dapat sabay silang mag-exercise. Balikan natin. Okay. Tingnan nyo, naka-starting position na yung troops. Pero yung marcher, naka-position of attention pa rin. Bantayan nyo yung command ng marcher. Tsaka mabilis siyang gagalaw. Okay, yung marcher yung bantayan nyo. 1, 2, stop! Mas command, incidence, command! Okay. Pagtapos niyang command, position of attention pa rin siya. Agad siya. And then, pagtapos ng command sa exercise dito, sasabay na yung marcher. So, ganun yon. Para magsabay pa rin yung marcher and yung troops. Okay, dito sa Army Doesn't Proper Exercise, so 3 good repetition na yung nagawa ko dito kasi naalala ko na bigla nang sumagi sa isip ko. So yan, kung napapansin nyo, naka-starting position pa rin yung troops and yung marcher magpo-position of attention na. So na-post ko na siya, naka-position of attention na siya. Okay? Position of attention. Move. 1, 2, stop. And ganun lang yan, paulit-ulit lang yan. Exercise is bend and reach. Bend and reach. Response, starting position. Move. One. Okay, 1, 2, snap, starting position ng troops. Pero yung marcher, naka-position of attention pa rin. Move. Stop. Mas hahabol siya, hahabol. Okay, humabol. One, two, three, two. Okay, nag-starting position, pero yung troops hindi pa rin. Position of attention move, 1, 2, snap. So, ayun, ganun lang yung pag-perform niyan. Squat thrust naman. Okay, yung squat thrust, ito yung sinabi ko sa inyo kung bakit kailangan ng marcher, ayusin yung troops, kailangan naka-window. Kasi yung squat thrust, yung paa ng troops is pupunta sa likod. Kung nandun pa rin sa likod yung second squad, maaaring tamaan yung element na nasa likod ng nitong taong to. So, maaring tamaan. Kaya, mas mahalaga na naka-window para may place yung paa ng kung sino mang element ang nakalagay dito and ligtas yung nasa next element niya or yung nasa next squad ng first squad. So, ayun. Yun. Kung may tao dun, maaaring tamaan. Kaya, mas maganda na i-window siya. I-perform yung one step to the right move. Uncover. Okay, 4 count push-up din. Ito din, maaari din tamaan na ito yung nasa likod niya. Kasi may starting position to na naka-push-up position. Okay? Pansinin niyo ulit ha, na naka-position of attention at yung troops and yung marcher hahabol. Huli siyang mag-position of attention. Okay? Pero mauuna siyang mag-position of attention mamaya after ng exercise. 4 count push-up. 1, 2 snap. Okay, habol siya. Oh, diba? Kahit pa paano, sabay pa rin sila. So, ganun lang yung sequence niyan. Okay guys, paulit-ulit lang yan. Pag may position of, pag walang position of attention, yung sasabihin, starting position is the position of attention. Pag meron naman, starting position move, and then 1-2 snap, magagalaw yung troops, 1-2 snap, and then yung marcher, naka-position of attention pa din. Pag command ng marcher na mass command and cadence command, hahabol siya sa starting position. Pag sabing commence exercise ng troops, then sabay na siya, ganun pa rin. Sequence pa rin or synchronize pa rin and magkasabay pa rin yung pag-execute nila ng exercise. So, forward na natin sa last part. Okay guys, explain ko tong mountain climbing. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Okay, nag-tune yung marcher. Pero yung troops, hindi pa rin. Hindi pa rin nag-tune yung troops. Pero yung marcher, naka-tune na.
Kasi magkukuman siya. Let's proceed to. So yung sabi ng marcher, from that position, let's proceed to bottoms up. So ibig sabihin, hindi pa sila magchuchon, hindi pa niya sila papaperform ng position of attention. Okay? Yung sasabihin niya, from that position, let's proceed to bottoms up. Okay. Feet together, move. Ganun. Bottoms up. Bottoms up. Feet together. Move. Boop. One, two, snap. Okay. One, two, snap. Diba naka-position of attention sila ng bottoms up or ng mountain climbing pala, nakaganto. Yung isang paa naka-inat and yung pangalawang paa is nakaganyan. Pag sinabing feet together, move, and then imumove nila yung itong paa na to na nakaganto papunta sa likod para magpantay sila. So, ganun. Palitan natin. Okay guys, tingnan nyo, itong paa na to is nakaganyan pa rin. Pag sabi ng marcher na from that position, let's proceed to bottoms up. Re-respond siya, bottoms up. And then, pag sinabi ng marcher, feet together, move. Then, ipapantay niya itong paa na to na nakaganyan, na hindi nakainat, sa paang nakainat. Yung gagawin niya pa rin, 1, 2, snap. Okay, pag nakapantay na, hahabol na yung marcher. Pag sabi ng marcher, mas command, incadence command, agad-agad, hahabol siya sa bottoms up position, starting position. Bottoms up. Okay. Feet together. Boop! Okay. 1, 2, stop. Okay, kung napansin nyo, nakapantay na, ibig sabihin, ready na siya for bottoms up exercise. Command, incadence command. Okay, humabol na yung marcher. One, okay, nag-exercise three, na sila. Yun yung sa bottom one, up. 1, 3, 2, 1, 2, ready, ready, hold, hold. Position of attention, move. 1, push up. Okay guys, nakalimutan ko explain tong 8 count push up. So medyo na huli na siya, dapat una siya. So itong 8 count push up, starting position siya. So ito lang yung exercise na naiiba yung command, okay? 8 count siya, okay? Titingnan nyo na lang, tingnan nyo na lang. Starting position is the position of attention. Mas command and cadence command. Commence exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan nyo yung counting niya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Okay, kung yung iba, 1, 2, 3, 1. Okay, 4 count siya, 8 count siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. So, panoorin nyo na lang sa video na to, yung actual execution niya and yung actual counting, and gayahin nyo na lang. Magagawa nyo naman yan. So, ngayon, explanation lang tayo. 6, 7, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ready, hold. Ready, hold pa rin yung huli. And parehas na sila naka-position of attention. Kasi remember, yung kapag yung exercise is walang starting position, pag sinabi ng marcher, the starting position is the position of attention. So, sa starting position kayo, sa position of attention kayo nagsimula, sa position of attention din kayo tatapos. And kung may starting position naman, sa starting position kayo magsisimula, and then sa starting position din kayo magtatapos. And then gagalaw lang kayo after ng marcher na mag-command ng position of attention, move. So doon lang kayo gagalaw. Next exercise is trunk twister. Okay, forward na natin sa pinakalas. Sa magre-report na. From Army Dozen. Okay, ito na yon. Pag sinabing from Army Dozen, Army Dozen proper exercise, let's proceed to Army Dozen cooling exercise. So, yung cooling exercise na sinasabi is jumping jack. I don't know sa iba kung nilagyan din nila ng ganitong sentence muna bago mag-proceed sa jumping jack or dinerecho na nila sa jumping jack. So, ito kasi ginawa namin cool down exercise, yung jumping jack. So, I don't know sa iba. So, pwede naman, next exercise is jumping jack, or pwede din naman from Army Dozen proper exercise, let's proceed to Army Dozen cooling exercise. Okay? Proper exercise, let's proceed to Army Dozen cooling exercise. The Army Dozen cooling exercise is jumping jack. Jumping jack. 3 moderate. Okay, pag sinabing 3 moderate and 3 fast, yung 3 moderate, yan yung 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. 1, 2, ready,
fast. Okay, yung last na 3 moderate, no? Kung 1, 2, 3. Kung yung sa normal lang is 1, 2, ready, hold. So, pag sinabing 3 moderate, 3 fast, 3 moderate muna. So, pag sinabi dyan, yung last dyan ng 3 moderate, 1, 2, ready, fast. And then, perform yun agad. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Kasi fast nga eh. 3 moderate, 3 medyo ma-normal lang or mabagal, and 3 mabilis. So, panoorin nyo. And, magsasabi kayo ng 1, 2, ready, hold sa last na dito sa 3 fast, okay? Dito sa 3 moderate, 1, 2, ready, fast. And then, yung dito sa 3 fast, yung last niya is 1, 2, ready, hold, okay? 3 fast, mas kumad, and cadence kumad. Commence exercise. Oh, moderate yan, moderate. 1, 2, 3, 2. 1, 2, ready, fast. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, ready, hold. Okay? Yun, yun. Okay, dito naman is pinaharap niya sa likod yung troops ng marcher, yung kanyang troops sa likod para mag-inhale, exhale at ibunga yung pagod nila, yung hangin nila para medyo mabawasan. Makapag-cool down yung katawan nila. So, pag sinabi, left foot forward and hands on your hips. 1, 2, snap pa rin. Ganun pa rin, okay? Foot forward and hands on your hips. 1, 2, snap. Inhale. Exhale. Inhale. Buga. Buga. Huh. Buga. Buga. Huh. Okay, sa inhale, exhale, depende sa inyo kung ilang inhale, exhale yung ipapagawa nyo sa troops nyo. Inhale, buga. Kung 3, 3, 3 buga din. Kayo nang bahala. Basta wag lang masyadong madami para wag masyadong tumagal. Okay, pagtapos nyan, position of attention pa rin, ganun pa rin. 1, 2, snap. Okay, ganun pa rin. Tapos ipapaharap sa likod niya ulit yan para mag-report siya, okay? Position of attention. Move. 1, 2, stop. Drop sa likod. Drop. Okay, harap sa likod. Okay. Report na ang marcher. So, magre-report yung marcher sa kung sino man yung pinaka-higher up na nagpa-exercise sa inyo. So, ayun. For example, nandyan yung CDC commandant nyo, nasa harap nyo. So, doon kayo magre-report. Okay? Example lang itong sa akin na si Juan de la Cruz, kunwari. Sir Juan de la Cruz, current second lieutenant, Ligas Lujan Cesar, with my company perform all... Okay. Sabi ng marcher, Sir Juan de la Cruz, with salute ha. Sir Juan de la Cruz, cadet, second lieutenant, yun yung rango niya. Cadet, second lieutenant, Legazpi Jan Cesar, yun yung pangalan niya. With my company, ibig sabihin, kasama niyong yung company niya or yung platoons or yung troops, perform all armidazen exercise. Okay? Okay, kung nakalagay dito, koy. Nakalagay dito with my koi or koi. With my koi or with koi. Okay? Wag nyo na kahit pwede nang hindi, pwede nang with company or with my company. Sasabihin nyo, Sir Juan de la Cruz, Cadet Second Lieutenant, Legazpi Jan Cesar, with my company. Pwede yon. Or with company, pwede rin yon. Perform all armidazen exercise. Okay? As an exercise, all exercise has been properly done, sir. Okay. All exercise has been properly done, sir. So, ibig sabihin, nagawa nyo ng maayos, nagawa nyo ng malinis, and lahat nakapag-exercise. And, bago kayo magbaba, make sure na magbaba muna yung CDC commandant or yung nire-reportan nyo na higher up. Kung sino man yung nire-reportan nyo, okay? So, yun. Okay, nagbaba na siya. Kung napapansin nyo, nag-steady pa rin yung marcher, hindi agad siya bumalik sa position niya. Kasi nag-aantay pa siya ng instruction ng kung sino man yung nireportan nyo. Kasi kung ano mong gagawin nyo, maglilinis ba or magja-jogging. So, ganito. Okay, after the salute, wait for instruction. Then relay to your troops. 5 minute rep. Okay, then relay to your troops. Okay, after mag-salute ng marcher nyo, bibigyan siya ng commandant ng instruction. Pag sinabi ng commandant is
Okay, relay it to your troops. Or minsan hindi na nagsasabi yan, matik na yan, alam mo na yan. Pag tumigil na magsalita and then walang other instruction, then balik ka na sa position mo and then i-relay mo na yun sa troops nyo. Okay, ito yung example instruction na ginawa ko. Kasi ito naman madalas yung binibigay sa amin. It's either mag-jogging or maglinis. Okay, bumalik na yung marcher. Sample instruction. Fix everything and prepare for jogging. Drop sa likod. Drop! Okay. Nung bumalik na yung marcher sa pwesto niya and nirelay niya na yung instruction, yung sample instruction, sabi niya, okay, 5-minute rest and prepare everything. Umihi na kayo, personal necessities or kahit ano pa mang gawin nyo, and prepare for jogging, okay? 5 minutes. And then ngayon, ipapansamantalang tiwalag niya muna yung grupo or pagtiwalag kasi ibig sabihin may gagawin pa, may babalik pa sa formation or may gagawin pa. Okay, magpapahinga lang. Tulog! Salamat po! Pag sabi ng tiwalag, yung response ng platoon, salamat po and then magpapahinga na kayo and then magpe-prepare na kayo for jogging. At yun. Okay, tapos na guys. So, yun na yung explanation ko. So, sana medyo marami. Sana hindi na maghalo-halo and sana naintindihan nyo kahit papano yung explanation ko sa bawat commands and execution. So kahit na medyo napaghalo-halo ko, so sana nakatulong to sa inyo yung video na to. And sana din, kung bago lang kayo sa channel na to, huwag nyo nang kakalimutang mag-like, comment, at syempre mag-subscribe na din kayo. At i-hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. And that's all for today's video, guys. Once again, I'm JC Legaspi and welcome to my channel. See you next video. Bye-bye!